medyo nakataas or elevated. Ang masasuggest ko lang riders pagdating sa brooder coop o yung naglalagay ng mga sisiw natin sa kanilang first day hanggang sa kanilang tamang edad kung saan pwede na natin silang pagalain, ay dapat binders may kakayahan na mag-trap ng init ng tamang temperatura, kumbaga hindi ganun kalamig. Yung setup nga, yung pinakakulungan na ito mga kabihay na napagawa ko, medyo out of the consideration dun sa sinasabi natin na brooder coop. Kasi nga, di ko alam, pang manok talaga ito. Kumbaga ito yung nakasanayin kasi na, ako nakasanayin ko na itsura ng kulungan. Ay, tulad nito. Kaya naman nung napagawa ko dun sa pinsa ko, sabi ko, ganito yung mag-iitsura. So, ang usual kasi na itsura ng brooder coop mga ka-behind o brooder na sinasabi natin ay ano siya, dapat close area. Kumbaga tamang may hangin lang pero hindi yung kayang yung ventilated masyado, tulad nito ventilated, nakikita niyo yung baba, ventilated. Dapat diyan ay naka-cover din yan or nakatakip din yan ng something na kahoy or yero. Or yung mga matitibay na materials behinders. Mostly kasi sa mga backyard tulad ko, hindi naman ako pang hindi ako small scale. Backyard lang ako mga ka-behind. So, ang purpose ko lang talaga ay ganito. Kumbaga mag-alaga lang. Kasi behinders sa totoo lang napakalaga po ng tamang temperatura sa kanilang brooder days. Kung saan malilit pa sila. Nakakatuwa, marami pong yung maraming benefits po yun. And may on the way topic na ako doon behind the spot tungkol sa bagay na yun, kung kaano ba kalagi yung brooder para or heat lamp para sa ating mga alagang ducklings behind sa kanilang tamang paglaki and sa kanilang future as a breeder or as a meat. And sa akin mga ka-behind, kailangan ang isang brooder din ay safe sa mga carrier ng sakit. Kaya mapansin nyo behinders naka-elevated yan or medyo nakataas, nakaangat siya sa lupa para safe siya sa mga carrier. At least may mga dagaman dyan. Wala tayong maging issue kung sakasakaling tumain man yung daga dyan sa lupa. Kasi nakataas naman sila. Wag lang talaga na yung daga ay makapasok dyan maliban sa kakagatin niya yung mga sisiw. Ang pwede pang mangyayari ay pag dumumi siya, syempre pag nakain ng mga sisiw, patay ang mga sisiw. And other consideration pa mga kabihayin pag may daga, bali mostly kasi mga carrier ng sakit yun. Alam naman natin yung daga kung gaano karumi, kung saan saan nakakarating na kanal yan. So yung mga dumi sa kanal, yung mga dumi sa mga pinupunta ng daga, pwede niya madala doon kahit yung tae niya lang, yung presensya niya. Alam naman natin na yung mga microorganism binders, micro yung pinakamaliit, kailangan mo ng microscope para makita. And minsan nakakadadala nila yun sa balahibo nila or sa mismong dumi nila at ihi. And sa mga paa nila mga kabihayin, so pwede nilang dalhin yun. Kaya kung hindi naka-elevated, pinaka-common issue kasi ng mga ducklings ngayon ay pagkamatay. Marami nagsasabi na namamatay yung mga ducklings. Paano po kasi sa first day, nilalapag yun na po agad sa lupa. Sa akin lang, masasabi ko lang dapat sa ganong edad ng ducklings, medyo kailangan elevated yung kanilang kulungan or hindi man elevated, dapat safe sila dun sa mga carrier. Dapat sarado yung mga daan na walang madadaanan yung mga carrier. Kasi may iba na pagkapisa, pinapagala sa lupa. Siyempre, alam naman natin kung gaano kadumi ang lupa behinders. And ako, bago ako ginamit yung brooder na to, napahinga ko to ng matagal-tagal din. Kaso nga lang, pinaglipatan ko ng mga yan, yung dalawang yan, nilipat ko dito. Dito ko unang nilagay kasi nakinulong ko na sila. Pero nakapahinga to ng mga 1 week. Tapos tuyong-tuyo yan for 1 week. Sa ganun parang binders, nade-disinfect yung pinakalugar nila. Kasi baka mamaya, pag hindi pa napahinga, may makapagdala pa yan ng anong bakterya, which is hindi maganda. Kaya, ayan yung ginawa ko ng mga kabayan, pinatuyo ko muna yung lugar na yan. At prepared ko yung elevated dahil una-una safe sila sa ulan. Wala silang direct contact sa lupa kasi yung lupa alam naman natin na colony din yun ng mga microorganism and other insect. Carrier man or hindi binders, syempre isipin din natin yung lupa pag kinain nila. Hindi naman
hindi naman ganun kapino yan. Alam naman natin na matibay yung panunaw ng mga itik, pero alam naman natin na yung mga ducklings ay sensitive din yan. Hindi pa ganun ka-develop yung panunaw nila, kaya naman mas okay na elevated po, kung kaya natin na elevated, or at least kahit maliit na kulungan na ganito. Basta kahit lumang kulungan yung behaviors, basta malinis at safe, pwede na yan. And yung brooder floor, mga kabehind, ang ginagamit ko dyan ay karton. Kasi ayun yung pinaka-easy access pa sa akin. Wala akong makuha na ng salay, salay ng palay, or yung hay. Ay, hindi pala. Ano ba yun? Ano ba tawag? Straw. Rice straw. Wala po akong makuha na ganun. Kaya ayoko naman pahirapan yung sarili ko sa mga ganung bagay. Kung may mahanap tayong alternative, o pamalit dun sa gusto natin, bakit hindi natin i-grab? Para naman easy access, wag na nating i-stress yung sarili natin behinders na maghanap ng kung ano-ano. Doon na tayo sa easy access na pwede naman, readily available naman para sa atin. And sa mga iba, pwede kayong gumamit ng mga pinagkaskasan ng kahoy. Yung malalaki lang po, tsaka hindi kayang kainin ng ducklings, kasi baka mamaya ang maging issue nun ay pwede mabulunan. Huwag din tayong gumamit ng rice hull. Kasi behinders, baka mamaya gustuhin man ng bibi na lunukin or paglaruan, baka mamaya malunok nila yun. Alam naman natin kung gaano kagaspang yung pinakatahip. Tahip ba yung tawag doon? Or yung balat ng palay, matalim po yun and magalas. So, pwedeng mabilukan yung mga sisiw natin or pwedeng bumara yung sa lalamunan nila, binders. And hindi naman siguro maging challenge sa pantunaw nila, pero baka na rin. Kasi nga, hindi pa ganun ka-develop yung kanilang pantunaw. Hindi tulad ng mga inahin na malalaki na kayang tumunaw ng mga maliliit na bato, yung gizzard nila, yung gizzard. Matitiba yung binders. And yung sunod natin pag-usapan, mga kabehind, syempre kasama niya sa pangalaga ng season natin ay PEDS. Ako, binders, pinipili ko ay granules booster. Di ko alam kung ano tawag ng binders. Ang tawag lang naman kasi granules, crumble, pellet. Parang ganun lang naman yung categorize ng PEDS. Granules yung pinakapino na yon, yung medyo pabilog-bilog. Hindi naman ganun kapino. May isa pang pino eh. Di ko alam kung ano tawag, powder yata yun. Powder, granules, ayun mga kabehind. Ayun, binders, baka ang tawag pala ay powder, granules, crumble, pellet, or pelleted. And ako, binders, ang gamit ko lagi ay granules na. Kumbaga, mga number 1, Gallimax 1. Sa ngayon, ang gamit ko ay Integra 1 kasi wala pong Gallimax 1, which is Gallimax naman talaga yung preferred kong gamitin noon pa man. Pero wala tayong makuha na Gallimax, so dun tayo sa Integra 1. And next naman, mga kabind, is... ayun, suggestion ko lang, mga kabind, sa bite sa PEDS, kayo pong bahala. Gamitin nyo, mga kabind, yung... kung ano yung napupusuan nyo, kung ano yung tinitibok ng puso nyo, huwag nyo pong pakinggan yung suggestion ng iba. Base it on your experience. Kahit ako, mga kabehind, sinasabi ko, experience is the best teacher. Yung karanasan natin, mga kabehind, ay pinaka-best preference or reference for our next step or next plan, behinders. And pagdating naman sa vitamins, binders, ang susunod natin ay vitamins. Siyempre sa akin, mahalaga po ang vitamins kasama sa pangangalaga ng mga sisiw. And I provide propan syrup na pantao. Hindi ko alam, mas prepared ko yun kaysa sa mga... Ako kasi, binders, dahil nga nasa butika din ako, nasabi ko na karan sa inyo na nasa butika ako nagtatrabaho. Kaya yung karanasan ko sa trabaho sa butika and when it comes to vitamins, mas prepared ko na i-apply yun sa kanila. Wala namang wala namang bawal. Kung purpose naman natin is vitamins for proper growth, kaya namang ibigay ng vitamins yun na pantao. Kasi kung siguro kung nagtatrabaho ako sa poultry store, syempre gagamitin ko yun na sa poultry store kasi may background ako. Pero hindi naman ako nagtatrabaho sa poultry store. Kaya naman ang mas prepared kong gamitin, mga kabehind, ay syrup na pantaom. Wala naman akong masyadong issue doon. Kaya na rin ba na mag-decide, behinders? Sa akin, share lang naman to and tips. Kung gusto nyo din, you can grab. Kung hindi naman kayo sanay, you can try, you can still use what you prepared, behinders. And your previous vitamins for ducklings, behinders, pwedeng-pwede nyo pong gamitin. Wala po tayong issue doon sa bagay na yun. And next naman, mga kabehind, hen or heat lamp. Kaya po nakikita nyo yung inahin, nakatali yan sa loob. Kasi although hindi siya ganun ka best sa pagbibigay ng init para sa mga ducklings. Kasi compare mo sa manok, mainit talaga yung temperatura ng manok pagdating sa pagiging brooder hen. Sa pagiging brooder or pagiging broody hen sa dalawang yun, behinders.
Yung inahing kasing manok, di ba nakabukas yung dibdib nun pag naglulukob, pag inalagaan yung mga sisiw. Sa akin naman, kaya nandyan siya kasi nung first day pa lang, nakakatulong siya para matipon yung mga duckling sa isang lugar. Kumbaga, pag umupo siya sa gitna, yung mga ito, pumapalibot sa kanya. And yung naging ending po, parang pag nagsasama-sama sila, syempre init na rin yun. Parang tao lang yan. Pagsiksikan, mainit ang temperatura. Left-right, ganun. Sila pag nagsiksikan sila ng ganyan sa gabi, syempre yung mga temperatura nila, nakukulob yung bawat... Yung isa sa kanila nag-provide ng init ng katawan. And yung bawat isa din naman ay kumbaga nagsasama yung init para nagyayakapan sila sa ganung side. So alam naman natin pag nagyayakapan, syempre mainit and nakakapag-produce ng init mga kabehind. So ganun lang, ganun yung purpose ko sa inahin. Kung may heat lamp ako, why not? Kasi ang pinaka-prepared ko lang sa heat lamp, iwas apak ng sisiw behinders, hindi ako nangangamba sa bagay na yun. Pero ang kinaganda lang pag nandyan yung inahin nga, safe sila sa mga predator, mapaipis man yan, mapa kung anong predator man yan. Lalo na po pag aggressive yung inahin, napakaganda pong bagay. And so naman natin mga kabayan ay water, syempre napakalaga. Sa pagbibigay ko ng vitamins, ang gamit ko po ay tubig, kung saan naghahalo ako ng 1 ml ng vitamins, syrup sa siguro 50 ml ng water. Pwedeng kalahating baso mga kabayan, depende po sa dami nila. Kasi ito ay 22, kaya ganun karami yung tubig. Or ganun kakunti yung tubig. Kasi konti lang behinders ako kasi iniwasan kong makontamina o magkaroon ng contamination doon sa pinakatubig. Kasi para sa akin mahalaga na within 5 minutes, within 10 minutes, maubos na nila yung vitamins para hindi na naka-stay doon, hindi na nila paliguan, hindi na nila mataihan at iwas contamination ng mga kabehind. And syempre mahalaga na lagi malinis ang tubig natin kasi alam natin, lagi ko naman sinasabi itong mga baby sa video ko na kung gaano ka-sensitive yung mga baby na tao, kung ano yung pangangailangan nila, ganun din naman yung mga ducklings. Kung kailangan nila ng lugar na malinis, kailangan nila ng masusansyang pagkain, kailangan nila ng malinis sa tubig, ganun din yung ducklings mga kaibayan, kailangan din nila ng malinis sa tubig para iwas pagkasakit. And next naman mga kaibayan ay wala na. So ayun na mga kaibayan, dito nagtatapos yung video natin. Salamat sa panonood and shoutout ko lang pala lahat na ng mga nagbibibi. Sa mga kapwa content creator ko, kila Clove MPH, kila Backyard Vlog TV, sa lahat ng nagko-content mga ka-behind ng about sa baby, good luck po sa atin lahat and magpatuloy lang po tayo sa pag-aalaga sa ating purpose mga ka-behind. Gawin natin itong hobby with extra income kasi pag hobby lang po magastos, kaya gawin natin itong hobby with extra income para naman na-enjoy na natin at the same time hindi tayo mamroblema sa pakain at baka kumita pa tayo ng konti sa pag-alaga ng mga baby mga ka-behind. And alam naman natin na medyo alam natin behinders na dito sa atin sa Pilipinas ay valuable or may demand po ang baby pagdating sa karne, pampulutan, pang-okasyon or ano pa mang purpose behinders. Kaya go lang po. Pagpatuloy lang po natin yung pag-alaga. And thanks for watching, behinders. Don't forget to like this video, comment down below, subscribe to this channel for more videos, and you can follow me, behinders, on my Facebook page, Behind PH Inline, for more details. You can message me on that about your question about regarding Muscovy Racing, ducklings, care, and anything behinders, as long as I had also a background on that, sasagutin ko naman kayo, and I am willing naman to assist you behinders and help you raising Muscovy, and I'm happy to do that, those work behinders, helping my co-racer about their problem regarding sa ganito mga kabehind. And ang masasabi ko lang mga kabehind, alaga natin yung ducklings natin para iwas mortality rate. Based on my experience, wala pa naman ako namamatayan na umabot ng buwan or dito mismo sa akin mga kaibayan yung ako'y nag-alaga tapos namatay dahil sa sakit. Wala pa namang behinders kasi iningatan ko rin sila. Yung ginagawa natin ngayon mga kaibayan, syempre kung ano yung gusto nating resulta, kailangan pinag-eporta natin ngayon para makuha natin yung magandang resulta behinders na ini-aim natin
para sa mga alaga natin ducklings, kung gusto natin na mataas na mortal na survival rate, alagaan natin sila ng maayos with vitamins and proper care. Thanks for watching, Biders, and bye-bye. See you next time.